Ding, it's Ina Mcfree and welcome back to my channel. Ayun, na-miss ko kayo. Na-miss ko talagang gumawa ngayon. At excited ako sa topic natin ngayon. Ayan, hindi ko pala nakabit. Teka lang. Ayan, kumusta na po kayo? If you're new to my channel, please like and subscribe. Also, click the notification bell para you'll always be updated tuwing may bagong video ako. Ayan. Kagaya po nung nabanggit ko na, no, gusto ko yung topic natin ngayon. Why? Kasi, sabihin na nating this makeup routine does change my makeup game. Ayan. So, for today's video, we are about to tackle the difference between contouring and bronzing. Ayan. May mga nagtatanong kasi may pagkakaiba ba yung bronzing at saka yung contouring? Yes! Meron po. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Pero bago natin pag-usapan talaga yun, disclaimer muna ha. I'm not a pro. I'm not a makeup artist. Ano lang po ako, makeup enthusiast. Kagaya na nasabi ko na nakaraan. At malaki po yung pagkakaiba nun. Parang bronzing and contouring magkaiba. Same with makeup enthusiast and makeup artists. Magkaiba po yun. Dati na talaga ako nagme-makeup at dati na ako mahilig sa makeup. At feeling ko noon, okay na, tama na yung ginagawa ko. At confident naman ako lumalabas na may blush on, may lipstick. Yun, parang okay naman na. Kaya lahat po ng information na sasabihin ko sa inyo ngayon, nag-gathered ko lang din or gathered informations lang din from YouTube. So, totoo lang, hindi naman na bago yung bronzing and contouring. Marami na sa inyo ang gumagawa nito, sigurado ako doon. Pero, palaging meron at merong bagong beginner. Ayun, bagong beginner. I mean, yeah, bagong interesado sa makeup. Bagong makeup lover na hindi pa alam yung prosesong to. So, malamang na merong mangilan-ngilan sa inyo na viewers ko na ngayon pa lang malalaman yung kung paano mag-bronzer at kung paano mag-contour. So, bronzing yung nagbibigay ng warmth sa face, yung nagbibigay ng dimension pag tinamaan ng ilaw ng sun. So, parang sun-kissed yung dating niya. No? Best example dyan, sila ano, sino ba yung sila Beyonce, di ba? Yung mga makeup nila, sila J-Lo, yan, yung mga ganon. Talagang napakagaling ng pagkaka-bronze ng face nila. So, pag wala kasing bronzer, parang ganito, flat. I mean, okay na to, sa iba pwedeng lalabas na sila, okay naman na kasi may kilay na, may lipstick, di ba? Naka-foundation na, naka-pulbos, okay na. Pero, dull siya, flat siya tingnan. Yung pag nilagyan natin yan ng bronzer, pag nag-bronze tayo later, magiging mas maganda siyang tignan. As in, talaga, iba. Yung dati, kontento na ako sa pag-makeup ko. Tapos nung natutunan ko yung pag-bronzer at saka yung pag-contour, iba talagang, sabi ko nga sa inyo, mas gumanda, mas na-appreciate ko yung makeup. So kapag ka-bronzing, ang maiisip nyo, brown yan, brown. A bit darker lang ng complexion nyo. Tapos, dalawang klase yan. Meron siyang medyo may shimmer at saka meron naman siyang matte. So, pakitaan ko kayo ng example. So, itong butter bronzer ng Physicians Formula. Ayan. Ayan. So, pagka tinignan nyo siya, ayan, matte. So, kahit anong tilt ko dyan, kahit anong gawin ko na paikot-ikot dyan sa ilaw, wala kayong makikitang sheen kasi matte siya. So, ayan. Ito yung isang klase. And yung isang klase, meron ako dito, nakakaya na to eh, kasi hindi naman halatang gustong-gusto ko, ano po. Pero, ito, meron siyang konting sheen. Ayan, meron niyang konting sheen dyan. So, ayan. And, itong isa pa. This is Academic of Color. Ayan. So, itong isa highlighter, pero ito, bronzer siya, na meron din siyang konting sheen. Ano naman yung tungkol sa contouring? Okay, so yung contouring naman, iba naman yung purpose niya. This is to shape your face the way you like it. Kikreate ng shadow, nagmimimik tayo ng shadow para mas mukhang slimmer yung face or however you like it. Yun. Yun nga sabi ng iba, hindi na kailangan mag-diet. Mag-contour ka lang, sapat na. Yeah. So, pwede mong gawin to ng sabay, mag-contour ka and mag-bronzer ka at the same time, okay yun. Pero yung iba, bronzing na lang yung ginagawa, hindi na sila nagko-contour kasi medyo
payat na yung face nila. So, hindi na nila kailangan. Pero, kung gagawin mo to ng sabay, gusto mong gawin ng sabay, wala namang problema. Ayan. So, papakita ko sa inyo ngayon yung effect nung meron na siyang bronzer. Kasi gaya ng sinabi ko, no, ngayon, flat, dull. Kailan dapat gagamit ng matte? Kailan dapat gagamit ng may shimmer? So, hindi ko ina-advise na gumamit ng may shimmer yung textured skin. Yung may problema. May... Ayoko nang magsabi dito. Basta textured skin. Yun. Huwag na kasi lalong ma-emphasize. Ayan. Pero kung makinis yung face nyo, wala naman kayong ano, chismis masyado. Ayan. Okay na okay yung bro, yung merong sheen, yung may shimmer ng konti. Kasi glowing tapos nakakabata kasi na sinabi ko na to. Kapag ka glowing talaga may ganun, nakakabata siya. Ayan. So, pag matte, yung kapag ka medyo problematic skin, matte na lang tayo. Mag-matte na lang tayo. Ayan. Wag na nating ipili. At kung yung bronzer, pwede tayong gumamit ng may sheen. Sa contour, hindi. Yung matte lang talaga. Kasi nag-mimic nga tayo ng shadow, di ba? Wala namang may shimmer or may sheen na shadow. So, yan. Matte lang kapag kapang contour. Pwede tayong gumamit ng mga ganitong brush. Angled brush. Ayan. And, for bronzing, gamitin natin yung fluffy brush ganito. Ayan. So, paano ba yung pag-bronze? So, gawin na natin, ano, para makita nyo yung pagkakaiba ng ganito lang, tapos nalagyan ng bronzer. Ayan. So, yan yung brush natin. Tapos, kuha tayo. Ayan. So, top of the excess. Lagi, ah. Top of the excess. Tapos, yun. Ayan. Ang pag-bronze is ganito. Parang yun. Nag-create tayo ng warmth sa face. Ayan. So, yan. Ang dami kong baby hair. Wala lang ang baby sa akin. Yan, so, dagdagan pa natin. Okay, you can always add up. Konti-konti lang. Pagka kasi naglagay tayo, tapos nasobrahan, hindi na siya pwedeng ma-erase. While kung kulang, kung konti, pwede tayo dagdag anytime. Huwag lang natin sasobrahan. Ano po? Lagi niyo po tandaan yun. Ayan. So, yan. So, ito. Okay. So, nakita niyo po yung dip. Hindi ko alam kung nakikita yung difference, pero ngayon, ano, parang meron na siyang, hindi na siya flat. Compared to this, na wala, na, ano lang siya, flat lang siya. This one, meron na siyang warmth, ayan. So, paano ba yung paggawa naman ng contour? Okay, gamitin natin yung angled na brush. Ito, itong brush na to. So, ayan. Okay, paano mag-contour? Nakikita niyo po yung patilya niyo dyan. Ayan, yung patilya na yan. Dito, ayan yun. Lalapit ako. Yan yung patilya na yan. Yung gitna po, yung gitnang part, ayan. Tapos, halfway. Huwag niyo pong idiretso. Ito po yung tamang line kung saan tayo maglalagay ng contour. Tandaan natin ha, ito yung tama. Why? Kasi pag medyo tumaas ka dyan, pangit na siya tignan. At pag bumaba naman, magbumukha tayong bungo. Totoo. Nangyari na sa akin yan, maniwala kayo. So, yun. Okay, so, dito ako gagawa ng line, ng contour. So, yan, ano? Kumuha na tayo ng product kanina. Yan. Okay. Okay. Maglalagay din tayo sa jawline, ayan. So, para mas, maglalagay din tayo sa jawline, ayan. Okay. Tapos dito sa jawline, ayan, tandaan po natin na pagka nag-blend tayo, ibababa po natin siya, ayan. Kasi, tandaan po natin na huwag tayong gagawa ng harsh line. Dapat, nag-mimic lang tayo ng shadow, naglalagay lang tayo ng warmth sa face. So, napakalaga po ng tamang blending. Magmukha siyang shadow lang or natural, ayan. Okay. And again, here. So, yung tamang paglalagay nga daw ng contour is, ano, para kayo magdodrawing ng number 3. So, paganyan, ano, paganyan, yan. O, so, parang number 3. Yan. So, yun. And make sure to blend. Gagawa lang tayo ng shadow, pero, wag naman sobra. Kasi, kayo, kung gusto nyo mag-umputi, dalawa lang yan. Kapag nasobrahan, pataas, mukha kayong putik. Pagka naman nasobrahan, pababa, mukha kayong bungo. So, ingat. Nakikita nyo po ba yung difference? Yan, ano. So, meron na siyang shape. Yan, mas maganda na siyang tignan. Meron na siyang dimension compared to this. So, syempre, hindi natin kakalimutan yung nose line. Ayan, papocontour ng nose. Ayan. So, tatandaan po natin, ano, pag nagpocontour ng nose, ayan, huwag lang single line. Kaya, nabanggit ko dun sa previous video, dapat ibababa po natin. Ayan, tapusin ko po both sides, tapos i-compare natin yung pagkakaiba. So, ito na po yung na-contour or na-bronze na face. Ayan. So, meron na po siyang dimension. Hindi na siya dull. Ayan, mas maganda na po siyang tingnan.
So that is it for today's video, mga adin. Sana po meron kayong natutunan. Sana po na-enjoy nyo to. Sana po nakatulong to sa inyo. And kung meron po kayong gustong itanong, please comment down below. At bago nga po ako tuloy ang magpaalam, gusto ko pa rin kayong paalalahanan na ugaliin pa rin ang paghuhugas ng kamay. At palagi pa rin manatili sa ating bahay. Dahil sabi nga ni Bunso, matikas ako, ang pananatili sa loob ng bahay, nagliligtas ng buhay. Iniram ko, Bunso, ha? So mga kading, see you next time. Bye!